Eh, magandang araw po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, lahat po tayo muko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng inyong dakilang sakripisyo sa cross, kahit kami pa ay mga miserableng makasalanan, lahat ng aming kasalanan ay tinubos na pala sa pangitan ng inyong pagtanan ng dugo doon sa cross. Kaya po, dahil sa dakilang biyayang ito, magkaroon kami ng buhay na walang hanggan at buhay na pag-asa tungkol sa inyong kaharian. Pagkatapos kami pa ay naligtas, tuloy-tuloy po kayo gumagabay sa aming buhay para manatili po kami sa inyong maluwating iglesia. Ibinigay niyo po sa amin ang inyong mahalagang pangako tungkol sa inyong ikalawang pagbabalik. Ngayon, nakikita po namin na maraming tanda ng katapusan ng panahon ay lumilitaw sa at aming palibot. Kaya po, pakitulungan niyo po kami upang tuparin ang inyong kalooban ng mabuti sa pangitan ng aming konting nalalabing panahon. Gusto naming sukulian ang inyong biyaya sa pangitan ng aming buhay. Kaya pakituruan mo kami sa pangitan ng inyong katotohanan. Pakibigyan mo kami ng inyong karunungan, ang kaalaman na banal para paguhin yung aming buhay at magampanan ang inyong misyon sa pangitan ng aming buhay. Ngayon na raw, ito po ang pasimula ng aming pagtitipon hanggang sa wakas. Samahan niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng inyong Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong lahat ng biyaya tungo sa amin. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia. Mga Awit, chapter 51. Mga Awit, chapter 51. Verse 11 hanggang 12. Sa inyong harapan ay huwag mo akong paalisin at inyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng inyong pagliligtas. Alalayan ako na may espiritong naknanais. Mga Awit po, chapter 51, verse 11 and 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng inyong pagliligtas. Dito po sa verse 12. Ngayon, mag-aral po tayo tungkol sa kung paano tayo o manumbalik ang yung joy of salvation, kagalakan ng ating pagliligtas sa aming puso. Kaya natanggap po yung isang question na ganito, paano pa alibin ang isang Kristiyanong lumalamig ang puso at nawalan ng joy of salvation? Joy of salvation. Ano po ang kagalakan sa ng pagliligtas? Nang tayo pa ay naligtas, ano po ang nangyari sa atin?
Dati, tayo pa ay miserableng makasalanan. Kaya naunan po natin na tayo pa ay makapunta sa impyerno. Naunan po natin na kung gaano ka miserableng makasalanan po tayo. Pero sa pangitan ng sakripisyo ng Panginoong Jesus, sa pangitan ng kanyang pagmamahal sa atin, tayo po ay maligtas. Naunan po natin na lahat ng ating mga kasalanan ay tinubos na pala. Hinugas ng Diyos yung lahat ng ating mga kasalanan na madumi sa pangitan ng kanyang dalisay na dugo, banal na dugo. Kaya nang nauntam po natin ang dakilang pag-ibig na ito, nang naunan po natin na yung lahat ng ating mga kasalanan ay hinugas niya, so magkaroon tayo ng kagalakan na hindi pangkaraniwa at kapayapaan, buhay sa langit. So ito po ang kagalakan ng pagliligtas na na nakasulat sa verse na ito. Kaya tanging ang mga ligtas lang nakakaalam ng kung ano po ang kagalakan ng pagliligtas. Tanging ang mga ligtas lang. So ito pa ay pinakadakilang kagalakan na kaya natin naranasan bilang isang tao. So wala na po ibang mas dakilang kagalakan sa kasaysayan ng tao, sa buhay ng tao. Yung patay na espiritu dahil sa kasalanan ay binubuhay ng Diyos sa panahon yon sa pangitan ng kanyang banal na dugo at banal na espiritu. Kaya po ito pa ay ating experience. Kaya nang tayo pa ay naligtas, no, talagang masaya po tayo. Magkaroon tayo ng panibagong buhay. Naunan po natin yung katotohanan kung ano pang purpose nating buhay. Kaya gusto naming sukulian ang kanyang biyaya. Gusto naming mabuhay bilang Kristiyano ng mabuti. So yung pang nangyari. So kaya po hindi kaya natin nakalimutan yung araw ng kaligtasan. Tama po ba? Kaya po yung kagalakan ng pagliligtas, ito pa ay pinaka dakilang kagalakan. Pero pagkatapos tayo pa ay naligtas, unti-unti, gaya ng kanyang question, unti-unti lumalamig ang puso nila, unti-unti naging mahina, nanghihina ang kagalakan ng pagliligtas na ito, bagi po ito nangyari. Una, gaya ng alam po ninyo, siguro, sigurado, ito po ay mensahe o patotoo ni Haring David pagkatapos siya po ay nakasala. Kaya nawala na po yung joy of salvation sa puso ni David sa panahon yon. Kaya sabi dito, Panginoon, pakibalik mo sa akin ang kagalakan ng inyong pagliligtas. Alalayan ako na may espiritong nakananais. Bakit po nawala na po yung joy of salvation? Bakit naging malamig na po yung pusong ligtas? Dahil sa ano po? Gaya ng nangyari kay David po. Ano po ang dahilan? Upang manumbalik ang
kagalakan ito, siyempre una, dapat natin malaman kung ano po ang dahilan o rason na naging malamig ang kagalakan ng bakliligtas. So, ano pang rason? Ano pang dahilan? Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan nagawa ni Haring David, naging malamig na po o nanghina po ang kagalakan ng pakliligtas sa kanyang puso. Siyempre, hindi po ito ibig sabihin na wala na po yung kaligtasan niya mismo. Pero, bilang isang ligtas, dahil hindi po tayo mabuhay ng karapat-dapat sa Panginoon, magkaroon tayo ng ganitong problema. Kaya ano po ang kalooban ng Diyos? Siyempre po, dapat manumbalik ang yung kagalakan ng pakliligtas sa ating puso, yung pagnanais sa ating puso. So, yun po ang kailangan, yun po ang kalooban ng Diyos. Kaya, mga awit chapter 51, verse 2, hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, linisin mo ako sa aking kasalanan. Kaya ano po ang ginawa ni Haring David, ginawa ng Haring David para manumbalik ang kanyang pagnanais sa kanyang puso para palakasin ang kanyang espiritu pa ulit. Humingi siya ng kapatawaran ng kasalanan sa Panginoon sa pangitan ng dugo ng Panginoon Jesus. Sana hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan. Linisin mo ako sa aking kasalanan. Kaya kung ligtas na po tayo, yung lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na pala, binayaran ng Panginoon Jesus yung lahat ng ating mga kasalanan. Hinugas ng Diyos yung lahat ng ating mga kasalanan. Pero sa ating Kristo ng pamumuhay, kung makasala po tayo, magkaroon tayo ng problema sa fellowship kasama ng Diyos. Sinabi ng Panginoon Jesus kay Pedro, kung maligo ka na, yung buong katawan ay malinis na, pero yung paa nyo ay madumi pa. Kailangan itong hugasan. Gaya nito, kung ligtas na po tayo, bayan na po yung lahat ng ating mga kasalanan. Sino po ang nagbayad? Panginoon Jesus sa pangitan ng kanyang dugo. Pero habang mabuhay pa rin po tayo sa mundong ito, so magkaroon tayo ng mga ganitong problema na maari. Kaya kung meron po tayong mga problema na ganito, dapat lumapit tayo sa Panginoon paulit, dapat lumapit tayo sa dugo ng Panginoon Jesus paulit para linisin yung mga kasalanan sa aming buhay. Kasalanan sa buhay. Kaya po yung penalty naman, bayad na lahat. Pero yung kasalanan sa ating buhay, kailangan itong ayusin para sa Kristiyanong pamumuhay, para sa yung ating fellowship kasama ng Diyos na maayos. Kaya hugasan mo sa aking lubos na aking kasamaan, linisin mo ako sa aking kasalanan. So yung pang unang step, verse 10, so lumalang ka sa akin na isang malinis na puso o Diyos, muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa inyong harapan ay huwag mo akong paalisin, ang inyong banal na espiritu sa akin huwag mong bawiin. Kaya lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso o Diyos, muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko.
Kaya yung mga puso na naging madumi, kailangan linisin pa ulit sa pangitan ng dugo ng Panginoon Jesus. Kaya po, gaya ni Haring David, dapat lumapit tayo sa Panginoon. Dapat mag-confess tayo sa ating kasalanan. Kung ganon, ang dugo ng Panginoon Jesus ay maklilinis ng ating kasalanan. Unang Juan, chapter 1. Verse 9. Unang Juan, chapter 1, verse 9. Kung ipinahayang natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal ng magpapatawad sa ating mga kasalanan, tayo ay lininisin sa lahat ng kalikuan. Verse 7 din po, ngunit kung tayo ay lumalakas sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakisama tayo sa isa-isa ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kayong dugo ng Panginoon Jesus ay kailangan po para sa ating kaligtasan. Kailangan para sa ating kaligtasan. Tapos ito po ay kailangan din po para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya sa pangitan ng dugo ng Panginoon Jesus, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Tapos sa pangitan ng dugo ng Panginoon Jesus, magkaroon tayo ng fellowship kasama ng Diyos. Kaya po, bakit nagiging malamig po yung ating puso? So siguro meron pong mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Paminsan hindi natin alam kung ano po 'yon. Kaya po, dapat suriin natin yung ating puso. Dapat ayusin natin yung kasalanan sa ating buhay, puso, gaya ng Haring David. So tapos, ano pang nangyari kay Haring David? Nagsisi po siya. Tapos, kahit nagsisi po siya, dahil sa kasalanan na nagawa niya, dumating na po yung disiplina ng Diyos. Kaya ninarasan niya po yung maraming mga disiplina sa kanyang buhay. Pero dahil sa yung disiplina ng ito, siya pa'y naging mas mapapagumpaba, mas madali siyang umiwas sa mga kasalanan. Ito din po ay isa pang biyaya ng Diyos. Gaya ng alam po natin, dinidisiplinahin ng Diyos ang kanyang anak na minamahal niya. Kung wala pong disiplina sa kanyang buhay, siya naman sigurado anak sa labas daw po. Labas na, sabi ng Biblia. Kaya po, darating po yung disiplina. Ito din po ay isa pang paraan upang manumbalik ang ating pagnanais tungo sa Diyos. Upang manumbalik yung sikasik, yung puso ng ligtas. Tapos, sige po, una, dapat mag-confess tayo sa Panginoon tungkol sa yung mga kasalanan na gawa natin. Dapat lumapit tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa dugo ng Panginoon Jesus. Tapos, dapat tanggapin natin yung kung may disiplina mula sa Diyos na may handang puso na may pagpapasalamat sa Diyos. Tapos, ano pa po?
Kailangan natin hanapin kung bakit ito pang nangyari. Yung rason, yung ugat ng kasalanan, kaya mag-confess tayo sa Panginoon, nagsisipo tayo, pero hindi ito ibig sabihin, kaya natin iwasan yung kasalanan nito paulit sa susunod na panahon ng mabuti. Kaya kailangan natin maunawan kung bakit po ito nangyari. Ano pang rason? Ano pang fundamental rason? Mga awit 51 kanina po, verse 4. Balikan po natin, mga awit, chapter 51, verse 4. Okay. Laban sa iyo, sa iyo lamang ako nakasala, nakagawa ng kasamaan sa inyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa inyong pagsasalita, at walang dungis sa inyong pakator. Laban sa iyo lamang akong nakasala. Gaya ng alam po natin, si David, Haring David naman, anong klaseng kasalanan na nagawa niya? Pangalunya, tapos pagpatay. Pinapatay niya yung asawa ng isang babae. Kaya nakasala siya sa tao. Mga tao naman, pero sinabi niya, sa iyo lamang, sa iyo din po ako nakasala. Kung ganito po, naintindihan po namin nang madali, pero sabi dito, sa iyo lamang ako nakasala. Sa iyo lamang. Yun po ang mga mensahe tungkol sa kung ano po ang talaga yung ibig sabihin ng kasalanan. Yung kasalanan po, kaya anumang kasalanan, ito po ay laban sa Diyos. Laban sa Diyos. Sa mas madaling maintindihan, sino po ang may-ari ng tao, lahat ng tao? Ang Diyos. Kaya kung ginagawa niya po yung mga kasalanan laban sa mga ilang tao, gaya ni Bathsheba, tapos Urias, yung kanyang asawa, siya po ay nakasalana sa may-ari ng taong ito. Sino pang may-ari? Ang Diyos. Kaya sa iyo lamang ako nakasala. Tama po yung sinabi ni Haring David, ang nakagawa ng kasamaan sa inyong paningin upang ikaw ay maging ganap sa inyong pagsasalita, walang dungis sa inyong pakator. Kaya handa na po yung puso niya upang matanggap kahit anumang disiplina mula sa Diyos. Kaya po, paano natin manumbali yung ating puso? Una, dapat malaman po natin na meron pala yung kasalanan sa harapan ng Diyos, laban sa Diyos. Tapos dapat mag-confess tayo sa Panginoon mula sa ating puso, tapos dapat tanggapin natin yung mga disiplina ng mabuti. Tapos dapat maunan po natin kung ano pa ang rason, kung ano pang dahilan kung bakit tayo po ay nakasala. Itong kursa kasalanan naman po sa Bible Seminar, pinag-aral po natin ng mga importanteng verses. Importante po yung mga pinag-aral po natin sa Bible Seminar tungkol sa kasalanan. Ang kailangan natin maunawaan ang kahulugan ng kasalanan sa Bible ng mas malalim. So ito pa ay nagiging pundasyon para sa ating Kristiyanong pamumuhay.
Kaya po, kunwari ito pang ano po, tipak ng yelo. Ano po, tipak ng yelo sa dagat. Meron pong isang barko. Mukhang itong maliit lang. Kaya kung binabalewala nila ang tipak ng yelo na ito, magkaroon sila ng problema. Sa ilalim, tapos sa ilalim, mas malaki po yun. Eh, kadalasan, mag-focus tayo sa mga kasalanan na nakikita lang o nagawa lang. Pero kung ayos na ito, o parang wala na. Dapat natin tandaan na meron pong mga ugat ng kasalanan. Meron pong mga rason na mas malalim kung bakit tayo po ay kumagawa ng ganitong kasalanan. Santiago chapter 1:15. Santiago po chapter 1:15. Okay, basahin po natin ng sabay. At kapag ang paknanasang yun ay may paglihi, ito ay nangaanak ng kasalanan. Ang kasalanan kapag malaki na ay nakubunga ng kamatayan. Kapag paknanasan yun ay naipalihi, ito ay nanganak ng kasalanan. Ang kasalanan kapag malaki na ay nakubunga ng kamatayan. Kaya kung nakita natin yung kasalanan, yun lang nakikita, yung mga nakikita ang kasalanan, yung kasalanan sa panlabas. Pero meron pong panloob na kasalanan. Meron pong mga ugat, meron pong mga background na hindi nakikita natin ng madali. So yung mga nakikitang kasalanan, yun kailangan din pong ayusin ng detalyado, ng mabuti. Pero meron din pong mga ugat din po, mas ano po, yung fundamental sins. So yun din po ang kailangan natin ayusin. Kaya kailangan natin inaayos yung ganitong bagay para iwasan yung kasalanan sa hinaharap. At tapos para hindi lumago yung mga kasalanan sa ating puso, sa ating buhay, kailangan natin tanggalin yung ugat. Kailangan natin hanapin yung ugat. Kailangan natin hanapin yung mga salita ng Diyos ng detalyado para sa para malaman po natin kung ano pang ugat, kung paano ito tinanggal. Kaikaan chapter 3, mga Kaikaan po chapter 3 verse 15. Kaysa mga alahas, siya ay mas mahalaga. Wala sa mga bagay na ninanasa mo ang may hahambing sa kanya. Sino po ito? Verse 13, mapalad ang tao na nagasumpong ng karunungan, ang tao nagtatamo ng kaunawaan. Yung karunungan, kaunawaan. So ano po ito? Ito pa ay pinakamahalaga daw sa atin.
Walang mga bagay na daw na may hambing sa kanila. Yung karunungan at saka kaunawaan. Bakit po ito nangyari? Paano ito iwasan? Sa susunod, kailan natin maunawan ng detalyado. Okay? Kaya meron pong kasalanan sa panlabas, meron din pong kasalanan sa panloob na hindi nakikita ng madali, yung ugat po, ito po ay kailangan natin hanapin. Kaya nasaan yung mga kaalaman, kaunawaan tungkol sa kung ano po ang ugat dito po sa Bible? Kaya dapat makahanap tayo ng katotohanan nito ng detalyado. Siyempre, para dito, kung walang tulong o gabay ng Espiritu Santo, hindi kaya natin maunawaan. Hindi kaya natin makatakpo ng karunungan ito. Kaya para dito, kailangan pong yung ating prayer. Panginoon, tulungan mo ako. Mga awit 119. Mga awit 119 verse 18. Mga awit 119 verse 18. Okay, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahanga-hangang mga bagay sa kautusan mo. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahanga-hangan mga bagay sa kautusan mo. Panginoon, tulungan mo ako, gabay mo ako upang makita ang kahanga-hangang mga bagay sa kautusan niyo. Kaya kung humingi tayo sa Diyos, ng tulong sa Diyos, gabay sa Diyos, ipapakita ng Diyos yung kanyang katotohanan habang tayo pa ay makikinig ng sermon o habang makikinig ng patotoo ng ibang kapatiran, ibang tao, o habang tayo pa ay magbabasa ng Bible. Kaya po yung prayer natin ay ito pa ay malaking tulong tungkol dito. Tapos, pwede tayong magtanong sa mga pastors gaya ng ganitong situation ngayon, mga Q&A, yun din maring malaking tulong. Kaya sa pangitan ng Bible, yung salita ng Diyos, kailangan natin maunawan kung ano pang ugat, kung bakit po ito nangyari. Tapos, kung ganon, unti-unti kaya natin ayusin. Unti-unti kaya natin alisin yung problema, ugat ng problema. Mga awit, ito pang patotoo tungkol sa ganitong proseso. Mga awit 19 po, 1-9. Verse 12, sino ang makakaalam ng kanyang mga kamalian? Patari mo ako sa mga pagkakamaling hindi malalaman. Ilayo mo rin ang inyong lingkod sa mga mapangahas na pagkasala. Huwag mong hayaan ang mga yon ay makaroon ng kapangyarihan sa akin. Kung gayo'y maging matuwid ako, maging walang sala sa malaking paklabag. Sino nakakaalam ng kanyang mga kamalian? Walang sinuman kung walang tulong ng Diyos. Kaya patari mo ako sa mga pagkakamaling hindi nalalaman. Ilayo mo rin ang inyong lingko sa mga
mapangas ng pagkasala. Kaya po, maging wala daw yung sala sa malaking paklabag sa kanyang puso. Kaya sa pangitan ng salita ng Diyos, sa pangitan ng tulong ng Diyos, unti-unti, inaalis natin yung mga, alisin natin yung mga ugat ng kasalanan. Yung fundamental sin. Natapos kung malaman po natin kung ano po ito, so tuloy-tuloy po tayo lumaban sa kasalanan ito. Hebrews chapter 12 verse 4. Hebrews chapter 12 verse 4, sa inyong pakiglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Sa inyong pakiglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Lumaban kayo sa kasalanan ng direkta. Huwag niyong pabayaan ang ugat ng kasalanan. So, lumaban ka na, sabi ng Biblia. Kaya para lumaban tayo sa kasalanan, yung pagkanan ni Satanas, ano po ang kailangan? Yung katotohanan, yung salita ng Diyos, yung prayer. Gaya ng Efeso chapter 6, Efeso. Verse 11 po, Efeso chapter 6 verse 11. Isuod ninyo ang buong kasuotang bakdingman ng Diyos upang kayo magtagal laban sa mga pagkanan ng Diablo. Kaya po verse 13, kaya kunin ninyo ang buong balutin ng Diyos upang kayo makatagal sa araw na masama. Kung magawa na ninyo ang lahat ng lahat ay tumayong matatag kayo, tumindi kayo, ang inyong mga baywang ay nagbibigkisan ng katotohanan sa nasuod ang balutit ng katuwiran na kasuo sa inyong mga paang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. So ito pang mga ano po, ang buong baluti ng Diyos. Kasutang pandima. Taklakay ninyo ang helmet ng kaligtasan ng tabang ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalayin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon. Salita ng Diyos, kaligtasan, kapayapaan. Salita ng Diyos, ito pa itabak ng Espiritu Santo. Kaya lumaban ka na sa kasalanan, yung pagkanan ni Satanas, kasama ng salita ng Diyos, yung tabak ng Espiritu Santo, kasama ng buong kasutang pandigma, yung kapayapaan, kaligtasan, panalangin. Lumaban ka na sa kasalanan. Kaya po, pagkatapos nakasalan ang isang Kristiyano, kung nagsisi siya ng sinsero, so ito pang nagiging ano po, hakbang para patungo sa susunod na hakbang. Kaya kailangan natin maunawan kung ano ang kasalanan nito ng mas detalyado, ng mas malalim. Kung bakit ito po ay ginawa, kung bakit nagawa, kung bakit ito po ang nangyari. Kaya magkaroon tayo ng yung pusong nagsisi mula sa kaibuturan ng ating puso. Kaya mga kaikan, chapter 32, mga awit po, mga awit chapter 32 verse 5,
Kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo. Hindi ko ikinabuli ang aking kasamaan. Ang aking sinabi, ipahahayag ko ang aking paklabag sa Diyos. Ang inyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. Bigat ng aking kasalanan. Yung kasalanan po ito, mabigat sa ating espiritu. Kung yung bagahe nyo, o yung backpack, kunwari yung backpack nyo, medyo mabigat na. Kung gano'n, ano po ang nangyari sa'yo? Hindi kaya natin, ano po, makalakad ng madali. Dahil sa konting lakad lang, naging nahina po tayo dahil ang bigat na yung kasalanan. Kaya po, bakit makaroon tayo ng mga problema sa ating buhay Kristiyano? Wala na iba dahil sa yung kasalanan na mabigat sa ating buhay. Paminsan, yung nakikita lang natin ay mga kasalanan sa panlabas, pero meron pala yung mas mabigat sa loob. Ito ang kailangan natin ayusin. Ito ang kailangan natin ipinahaya. Ito ang kailangan natin suriin palagi. Kaya kung ganon, magkaroon tayo ng mas maayos na yung Kristiyano ng pamumuhay sa harapan ng Diyos. Mga Kaikaan po, chapter 28. Mga Kaikaan, chapter 28. Verse 13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga paksuway ay hindi sasagana. Ngunit ang napapahayag ay tumatalikod ay sa mga yon ay nagtatamo ng awa. Kadalasan nakasala po sila. Natapos, hindi nila alam pa kung ano pang ugat ng kasalanan. Yung ugat ng kasalanan ay nagtatago. Nagtatago. E kailangan natin itong hanapin. Siyempre, kung meron po tayong mga prutas ng kasalanan, dapat hanapin natin yung ugat niya. Yun po ang natural. Pero, kung inalis natin yung mga purutas lang, paano naman yung ugat? Kaya po, kung gusto nating manumbalik ang paknanais o kagalakan ng pagliligtas, dapat natin malaman kung ano po ang rason, wala na iba yung kasalanan. Tapos, kung ano pang ugat, ano pang detalyadong rason, kailangan natin malaman, kailangan itong ayusin. Kung hindi, magkaroon tayo ng problema pa ulit. Yung mga nakatakip ng kanyang mga paksuway ay hindi sasagana na ito pang sinabi ng Bible. Kaya, so meron pong mga ugat. Ng kasalanan, tapos paano natin malaman kung ano pang ugat? Sa pangitan ng Biblia, meron pong detalyadong papaliwanag tungkol doon. Kaya sa pangitan ng Biblia, kung suri natin ang ating puso, isip, malalaman po natin o matatagpuan po natin yung ugat ng kasalanan na panlabas. Kadalasan, yung konsepto, yung itsura ng structure ng ugat ng kasalanan na may kaisipan. Na may kaisipan. Ito pa ay na may kaisipan.
So gaya ng alam po natin, si Iscariot Juda ay nakasala dahil inilagay ni ng Diablo ang masamang isip sa loob ng puso ni Iscariot Juda. Kaya dahil sa paknanasan niya, dahil sa kanyang kasakiman niya, dahil sa yung masamang isip pa, ito po ay bilang disorta ito, magkaroon siya ng malaking kasalanan. Kaya po, Isaiah chapter 5, Isaiah Isaiah chapter 55 verse 7 po. Okay, lisanin ng masasama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, manunumbalik siya sa Panginoon. Ang kanyang kaawaan siya sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Lisainin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. Alisin daw yung masamang pag-iisip niya. Kailangan linisin yung mga masamang pag-iisip sa puso. Jeremiah din po, chapter 4. Jeremiah, chapter 4. Verse 14. O Jerusalem, puso mo ay ugasan mula sa kasamaan, upang ikaw ay maligtas naman. Hanggang kailan titigil sa inyong kalooban ang inyong pag-iisip sa kasamaan? Sa puso mo'y hugasan mula sa kasamaan. Hanggang kailan titigil sa inyong kalooban ang inyong pag-iisip sa kasamaan? Alisin niyo ito. Kaya po, yung salita ng Diyos, ito pa ay kaisipan ng Diyos. Tapos meron po tayong kaisipan ng laman. Kaya nang dumating ang salita ng Diyos sa ating puso, malalaman po natin kung ano pa ang kaisipan ng laman. So parang yung kaisipan ng Diyos, ito pa ay liwanag yung salita ng Diyos. Sa pangitan ng liwanag, malalaman po natin kung ano po ang natatakpuan po natin sa ilalim ng ilaw. Liwanag ng salita, sa ilalim ng liwanag ng salita, natatakpuan natin yung kaisipan ng laman. Kung nakita natin yung kaisipan ng laman, kailangan itong alisin. Hugasan. So, sa ibang salita, kailangan natin baguhin. Alisin, tapos ilagay natin yung panibagong puso, panibagong isip, galing sa salita ng Diyos. Tapos ayon sa panibagong kaisipan, ayon sa nagagaling sa salita ng Diyos, nagagaling sa Diyos, kailangan natin baguhin yung ating kilos, ating buhay. Panakoy, Lamentation chapter 3. Lamentations chapter 3. Verse 40. Ating subukin ang suriin ang ating mga lakad, manumbalik tayo sa Panginoon. Ating subukin ang suriin ang ating mga lakad, mga kilos, lakad, manumbalik tayo sa Panginoon. Kailangan natin baguhin yung ating puso, isip. Kailangan natin baguhin yung ating lakad, buhay, alinsunod sa panibagong puso galing sa Bible. Kailangan natin suriin. Kailangan natin i-follow up yung ating pagbabago ng buhay.
alinsunod sa pagbabago ng pag-iisip sa katotohanan. Kailangan check natin ng detalyado kahit sa sulat, ma-note. Kailangan natin i-manage, kailangan ng manage ng mabuti yung ating life, ating buhay. Sa pangitan ng kahit notebook, ano po, ano pang resorta, ano pang kailangan kong baguhin. Kaya po, kaya natin manumbalik yung kagalakan ng pagliligtas sa pangitan ng ating panibagong buhay. Kaya kadalasan, ano pang nagiging ugat ng mga kasalanan? Ano pang naging fundamental sins? Una, tandaan po natin kung ano po ang katangunuan ng Panginoon Jesus kay Pedro. Tinanong ni Jesus ng 3 beses. Ano po? Ano po yun? Minamahal mo ba ako? Higi kayo sa lahat. Minamahal mo ba ako? Minamahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Siguro yun po ang sagot nyo po ng sigurado. Bakit magtanong si Jesus kay Pedro ng 3 beses? Kasi ito po ay importante para sa ating pamumuhay bilang Kristiyano sa mundong ito. Kung hindi tayo umiibig sa Panginoon ng higit sa lahat, kung hindi natin alam kung ano po ang ibig sabihin nito ng detalyado, kung hindi natin alam kung paano tayo umiibig sa Panginoon, higit kaysa lahat, sigurado yung direction ng ating buhay ay may problema. Sabi ng Biblia, huwag kayong umiibig sa sanlibutan. Kung meron pong pag-ibig patungo sa sanlibutan, ito pa ay makapagbigay ng malaking problema. Kaya dapat, ano po, dapat minamahal natin ang Panginoon, higi kayo sa lahat. Meron pong isang mag-asawa, yung asawang lalaki, umiibig siya sa ibang babae, higi kayo sa kanyang asawa na babae. Tapos yung asawang babae naman, umiibig siya sa ibang lalaki, higi kayo sa kanyang asawang lalaki. Ano po yun? Mukhang wala silang problema. Sa totoo lang, meron pong malaking problema sa kanilang buhay. Kaya po, dapat minamahal po natin ang Panginoon higit sa lahat. Ibig sabihin, kung meron pong mga bagay o kahit anuman kahit sinuman, kung iniibig natin higit kayo sa Diyos, yun po ang naging problema talaga. Sa pasimula naman, siguro, kung bata pa tayo, spiritual, paminsan, nakamali po tayo talaga. Gaya ng mga bata po, yung bata, dapat umibig sila sa kanilang magulang. Pero kung medyo bata pa sila, hindi nila lang kung paano ito. Hindi pa sila maayos. Dahil medyo bata pa sila, hindi pa maayos yung pag-iisip nila. Alam nila, dapat iginalang nila ang magulang. Pero paminsan, iba naman yung lakad nila. Kaya ano ibig sabihin ng paklagong espiritual? Kung lumago na tayo ng mas maigi, ibig sabihin, umiibig tayo sa Panginoon ng mas maigi kaysa dati. Basta kung meron pong mga bagay, kahit anuman kahit sinuman na iniibig natin, higi kaysa Diyos,
yung pang naging problema sa Bible, yung pang Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Okay? Idols. Ano pang pinaka-problema sa kasaysayan ng Israel? Dahil sumamba sila sa mga iba't ibang Diyos-Diyosan, magkaroon sila ng malaking problema. Sinasamba nila yung nakikitang Diyos-Diyosan higit kaysa hindi nakikitang Diyos na lumika. Tapos dahil sumunod sila sa mga physical o material na pagtuturo galing sa kanila, magkaroon sila ng malaking problema palagi sa kanilang kasaysayan. Ikalawang Kronika, chapter 24, verse 18. Ikalawang Kronika, chapter 24, verse 18. Kanilang pinababayan ang bahay ng Panginoon, ang Diyos, ang kanilang mga ninuno, at nalilingkos sa mga sagradong poste, sa mga Diyos-Diyosan. Ang poot ay dumating sa Huda, in Jerusalem, dahil sa pagkasala nilang ito. Dahil sinisimba nila yung mga Diyos-Diyosan. Ang poot ng Diyos ay dumating sa kanila. Kaya meron po tayong mga Diyos-Diyosan po ba sa ating buhay, ating puso? Meron pong mga ibig sabihin, meron pong mga bagay na iniibig natin higi kayo sa Diyos. Kung meron pong mga bagay na unahin natin higi kayo sa Diyos, kung meron po sa ating puso, isip, yun po ang Diyos-Diyosan. Kung natitiwala tayo sa mga tao, higi kayo sa Diyos, ang tao naman hindi perpekto. Ngunit kung natitiwala tayo sa tao, mga tao, higi kayo sa Diyos, mapasimula naman mukhang itong okay, pero sa bandang huli, magkaroon tayo ng malaking problema. Tapos, dahil dito, magkaroon tayo ng kasalanan sa ating buhay. Kay Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 2, sabi dito, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Paminsan iniibig natin yung ating sarili, higit kayo sa Diyos, maibigin sa kanilang sarili. Ano po Diyos-Diyosan? Kanyang sarili. Sila pang Diyos-Diyosan. Tapos, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapakmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Kung ligtas na po tayo, dapat may utang ng loob tayo sa Panginoon. Wala daw yung utang na loob. Magiging maibigan sa kanilang sarili, maibigan sa salapi. So ito pang ang pag-ibig sa salapi, ito pang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, sabi ng Biblia. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 14 po, mga taksir, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigan sa kalayawan, sa halip na mga maibigan sa Diyos. Maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. Kung meron pong bagay na naunahin natin higi kayo sa Diyos, kung ginugugol natin yung mga oras na mapungkol sa iba't ibang bagay na hindi nakakonekta sa Diyos, kung meron pong mga maraming mga trabaho, sigasig, pero hindi para sa Panginoon, sa mata ng Diyos, maaari ito po ay mga Diyos-Diyosan.
Kailangan tayong mag-aaral bilang estudyante, kailangan tayong magtrabaho bilang isang matanda, kailangan natin alagayahan yung ating familia, anak. Pero ano pang purpose yun? Dapat itong gawin para sa ikaluwahati ng Diyos ang kanyang kaharian. So dapat itong tandaan. So yung mga ganitong bagay ay maring naging kasangkapan upang maglilingkod sa Diyos, pero hindi ito mismo ang purpose nating buhay. Kung mabuhay tayo para sa mga bagay na ito, yung pang naging problema sa bandang huli, yung pang naging kasalanan sa ating buhay. Kayong ganitong bagay sa ating puso, kailangan natin ayusin. Ezekiel chapter 14. Ezekiel chapter 14 verse 3. Ezekiel chapter 14 verse 3. Anang ng tao, inilanggay ng mga lalaking ito ang kanilang mga diyos-diyosan sa kanilang mga puso. Inilagay ang katitisuran sa kanilang kasamaan sa kanilang harapan. Hahayaan ko bang sumangguni sila sa akin? Lumalapit sila sa Diyos, pero meron pong mga diyos-diyosan na tinago nila sa kanilang puso daw. Kaya alam ng Diyos kaagad kung ano ang nasa puso natin. Mukha tayong lumalapit sa Diyos sa pananaw ng ibang tao, pero alam ng Diyos kaagad kung ano ang nasa puso natin. Kaya po kailangan natin itong alisin o ayusin sa pangitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ito pang ilaw. Kaya kung pumasok tayo sa isang kwarto, medyo kung malalim na, hindi natin alam kung nasa ano pang nasa ilalim ng sa loob ng kwarto. Kung binunsan natin yung ilaw, malinaw na, meron pala yung ipis. Meron pala yung mga madumi. Kung nakita natin yung mga ipis, kung nakita natin yung mga madumi, ano kailangan alisin? Kailangan natin patayin. Tama po. Titingnan pa rin yan. Tingnan lang yung mga dumi, yung mga maduming ano po, insekto, yung mga ipis. Kailangan itong alisin. Walis lahat. Gaya nito, sa pangitan ng salita ng Diyos, kailangan natin surin yung ating puso ng direkta. So, yung pang proseso ng para sa manumbalik yung pagnanais ng ating puso tungo sa Diyos. Tapos yung pang ano po, kadalasan unang dahilan yung ugat ng lanang, no? Tapos po pangalan naman, dahil hindi nila alam ng lubusan ang kapangyarihan ng Diyos at kanyang salita. Nang tinukso ni Ahaz si Eva, anong sabi doon? Totoo po ba yung sinabi ng Diyos? Sinabi ng Diyos talaga ganon? Totoo po ba? Ibig sabihin, yung magkaroon sila ng pagtududa sa salita ng Diyos. Kaya bakit tayo po ay
nakasala, paminsan ano pa ang ugat, meron pong mga problema sa ating pananampalataya o pagtitiwala sa kanyang salita o kanyang kapangyarihan. Yung pananampalataya natin dapat lumago, yung pananampalataya natin dapat maging mas matata tungo sa kanyang salita, tungo sa kanyang kapangyarihan. Kasi kung hindi, mabubuhar tayo ng madali sa tukso ni Satanas. Kung hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, yun mismo ang kasalanan. Kahit hindi tayo nagtitiwala sa kanyang salita at kanyang kapangyarihan, pwede ba tayong magkaroon ng kagalakan ng kaligtasan, kagalakan ng pagliligtas sa ating buhay, kahit hindi tayo nagtitiwala sa kanya ng lubusan? Imposible po ito. Imposible. So, ano pang nangyari sa Israelita? Meron pong mahalagang lesson. Iniligtas ng Diyos ang bansang Israel mula sa kamay ng Ehipto sa pangitan ng kanyang kapangyarihan. Inahatid ng Diyos ang pulang dagat, dagat na pula. Tumawi sila sa pulang dagat. Nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya, nagpupuri sila sa Panginoon, masaya na po sila. Ngayon, pagkatapos ng ilang araw, nang pumasok sila sa ilang, sa loob ng mga ilang araw, wala na yung tubig, kaya nagsimula silang nagreklam. Ibig sabihin, hindi sila nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos ng lubos. Hindi po sila nagtitiwala sa pangako ng Diyos ng lubos, ng lubusan. Kaya po, Roma chapter 14 verse 23, sabi dito, ngunin ang mga sapagkat hindi batay sa pananampalataya, ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Ngunit ng alinglangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi batay sa pananampalataya. Tapos sa huling pangausap, ano po, anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Kung hindi po tayo nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan, kanyang salita, kanyang pangako ng lubusan, ito po ay nagiging ugat ng kasalanan. Dahil sa mga nakikitang bagay, kung madali tayong manlulupaypay, madali tayong makleklamo, ito pa'y naging ugat ng kasalanan. Ikalawang Korinto chapter 5, verse 7, sapagkat kami ay lumalakas sa pamamagitan ng pananampalatay, hindi sa pamamagitan ng paningin. So, ano pa ang ating Kristiyanong pamumuhay? Sa pamamagitan ng pananampalataya, dapat lumalakas tayo, hindi sa pamamagitan ng ating paningin, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na lumika at hindi nakikita, tapos pananampalataya sa kanyang pangako. Kaya kung meron pong mga pagdududa na nakikita natin sa ating puso, kailangan natin itong ipinahayag sa Panginoon. Kailangan natin itong ayusin. Ito pang pangunang step para ano po? Para manumbalik yung ating puso patungo sa Diyos. Kaya po, natanggap po isa pang tanong, kung nakita natin yung mga kapatiran na medyo malamig na, medyo nawala na yung kagalakan ng pagliligtas, ano pa ang kailangan natin gawin? Una, kailangan natin tulungan yung mga kaluluwang ito para makinig ng salita ng Diyos. Paminsan yung Bible seminar, kung makinig tayo ng Bible seminar, nagiging mas na fresh, naging mas malakas yung kasalanan natin. Parang refresh para refresh po tayo. Yun din po ang isa pang paraan. So sama-sama tayo sa Bible seminar, kung may invite, sama-sama din po tayo. Palakasin natin yung mga palakasin natin yung loob nila
So tapos kailangan natin manalangin para sa kanya. Manalangin. Kung meron pong mga kapatiran na nasa may pagsubok, kailangan natin manalangin para sa kanila. Kaya sinabi ng Apostle Pablo din po, unang Thessalonica chapter 5. Anong sabi dito po? Unang Thessalonica verse 4, ngunit kayo mga kapatid, unang Thessalonica chapter 5 verse 25, mga kapatid, italangin ninyo kami, italangin ninyo kami mga kapatid. Kaya po yung manalangin kayo sa bawat isa-isa. So yung panalangin para sa kanila, mula sa ating puso, mula sa ating pag-ibig tungo sa kanya ay mahalaga po. Tapos kailangan natin humingi ng tulong sa Diyos para magkaroon tayo ng mga salita, katotohanan, upang manumbalik ang kanyang puso. Kaya Isaiah chapter 50 verse 4, binigyan ako ng Panginoong Diyos na dila ng mga naturuan upang aking malaman kung paano aalayan ang mga salita nanlulupaypay. Siya'y magsising tuwing umaga, ginigising niya ang aking pandinig upang makinig na gaya ng mga maturuan. Mga salita para sa manlulupaypay. Bigyan mo kami, Panginoon. Paano natin palakasin yung mga loob ng anang ng Diyos? Wala na iba po, yung salita ng Diyos, tapos prayer. Pwede tayong makapagbigay ng mga chance upang makinig ng salita ng Diyos ng patuloy-tuloy, ulit-ulit. Tapos, kailangan natin gisingin yung ating puso sa pangitan ng katuparan ng mga propesiya. Ngayon po, medyo malapit na talaga ang pagdating ng Panginoong Hesus. Nakikita natin yung mga katuparan ng mga tanda, gaya ng alam nyo kung anong nangyari sa buong mundo, mga kalamidad, mga ano po, giyera sa Israel, Russia, patuloy-tuloy. Kaya Roma chapter 13, verse 11, bukod ito, alam ninyo na ang panahon, ngayon ay oras na upang magising kayo sa pagkatulong, sapagkat ngayon na higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noon tayo ay sumasampalataya ng una. Alam ninyo na ang panahon na ngayon ay oras na upang magising kayo. Mas malapit na, higit na malapit. Ito pa ay angkop na mensahe para sa atin ngayon, dahil nakikita natin maraming tanda talaga araw-araw. Talagang ang lapit na po ang kanyang pagdating. Kaya palagasin natin yung ating loob, palagasin natin yung ating kapatiran sa pangitan ng mga propesiya, katuparan ng mga propesiya. Kaya po, sa pangitan ng ganitong proseso, kaya binubuhay natin yung ating pagnanais, ating kagalatan ng pagliligtas, upang maglingkod sa Panginoon ng mas maigi sa katapusan ng panahon. Hanggang dito po tayo, manalangin po tayo.
Mabaging aming dakilamang Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon sa pangitan ng Biblia. Naunan po namin na talagang malapit na ang inyong pagdating. Sa ganitong panahon, pakitulungan niyo po kami upang palakasin ang aming loob, aming pagnanais, aming kagalakan ng pagliligtas, upang maibahagi ng inyong ebanghelyo ng mas mabuti para sa inyong kaluwalhatian. So, pakitulungan niyo po yung mga kapatiran na sa pagsubok, pakikabayan niyo po sila, palakasin niyo po sila sa pangitan ng inyong pananasalita at inyong kapangyarihan. Maraming salamat po, Panginoon. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.